Sa video na to, ipapakita ko kung paano tayo madaling makakagawa ng Android app or mobile app in 10 minutes. Tingnan muna natin kung ano yung output natin sa video na to. May embedded video and then domain checker. Okay, nagana siya. And then yung link claim domain name. Okay. Halimbawa, wala kayong Android Studio pa. Punta kayo sa Google, tapos search nyo lang download Android Studio. Ito, pwede nyo siyang install. And then, click nyo lang itong download the latest version. And then, pwede nyo lang i-download ang Android Studio. Halimbawa, ito. And then, I have agreed. And then, download. Pero hindi ko muna siya i-download kasi meron na ako naka-install. Close ko muna. Pag na-install nyo na, ito yung tsura niya. Gagawa lang tayo ng new project. Empty activity. Next. Tapos, pangalanan lang natin ang application natin. Halimbawa, web hub site. Ito po. Ito. Ito ang pangalan ng application natin. Tapos, set nyo lang sa Java. And then, Android Lollipop. And then, click nyo lang yung finish. Dito na tayo mag-uumpisa. Una, punta tayo sa main activity. Oh, activity main. And then, punta tayo sa code. Tanggalin lang natin tong text view. Gawin lang natin. Gawin lang nating web view. And then, match parent. And then, match parent. Tapos, lagyan lang natin ng pangalan. ID. Tapos, at ID. Tapos, halimbawa, web hub site. Ito yung ID ng ating web view. Close natin. Or hindi close dapat. Dapat ano, slash lang. Yan. Sunod, pag tinignan natin yung design, itong buong screen yung web view natin. Okay? Tapos na tayo sa design. Sunod naman, dito tayo sa main activity. Kumbaga, yung activity main, siya yung design ng website. Or design nung Android app, yung screen. Sunod, yung main activity, dito mangyayari yung mga activity ng screen natin. Okay, declare muna natin yung web view natin. Private, and then web view, and web view. Dito. Lagay lang natin dito, web view. And then, find web view by ID. Tapos, yung ID nung dineclare natin na web hub site. Sunod, yung web view, ang gagawin natin, yung URL na gusto nating load. Sa website natin, punta tayo. Paste natin dito. And then, punta lang tayo sa manifest. Kailangan lang natin ng internet connection. Permission sa internet na gamitin natin. Lagay lang natin dito. Uses permission. Pasensya na, mabagal ako mag-type.
And then, click lang natin itong play icon sa taas. Ang nagana na siya. Pero may kulang. Wala yung play dito sa YouTube. Wala din yung domain checker. Kasi itong website natin, meron siyang domain checker dito. And then meron siyang YouTube dito sa baba. Naka-embed. Para pagganahin yon, enable natin ang Java script. Try lang natin ulit. Kung wala pa kayong website, pwede nyong i-check ang webhubsite.com. Meron ako ng tutorial na 10 minutes kung paano makagawa ng website. Meron din ako doong instruction kung paano makagawa ng professional email na may sarili nyong domain name. At meron din ako doon sa baba na paano i-advertise yung website nyo sa Facebook. Okay, nandito na siya. Try natin. Okay. Gumagana na yung embedded video natin. Sunod, check natin yung domain checker. Okay, gumana na siya. Sunod, itong button, check natin. Alright, functional na lahat. Sunod naman, install natin sa cellphone. Gagawa tayo ng APK. Build APK. And then, hintay lang natin. Click natin yung locate. Tapos, palitan lang natin ang pangalan. And then, copy ko lang siya. Save ko lang sa desktop para may upload natin. Upload natin sa Google Drive. Tapos, pwede na natin ma-download sa cellphone. Okay, na-install na natin sa cellphone natin. Alright, nagana siya. Check natin ang domain checker. Okay, claim natin. Redirect siya sa hosting. Pwede nating bilhin ng hosting dito. Tsaka yung domain na gustuhan natin.
Ilalagay ko na rin sa description yung download link para ma-download nyo rin yung APK na ginawa natin, nung Android app na ginawa natin for today.